Another vlog! Ngayon lang ulit ako nag-vlog and kaliligo ko lang dahil kakagising ko lang. Nagising ako guys mga 2 PM na. Kasi nakakatulog na talaga ako legit guys ha, mga 6 AM. Ganun ako nakakat. Parang yun yung nagiging gabi ko, 6 AM to 12 ng tanghali. Pero ngayon mas late ako nagising kasi umuulan ta sobrang lamig. Ang sarap matulog. Kaya tingnan yung mata ko, ano po, tulog na tulog ba? Halatang galing lang sa pagkakatulog. Eh na yan, pagkatapos kong maligo, eh dumating na Lala Move. Kasi dumating na yung padala sa atin ni Sugar Bloom. So guys, si Sugar Bloom, nag-bake sila ng mga goodies like cupcake, tapos yung mga cake in can. Tama ba? Cake in can yun. So meron silang Instagram account. Ilalagay ko na lang sa description box down below yung link nila. Ang pangalan nila guys, Sugar Bloom Cakes and Pastries. So, ayan, gumagawa sila ng mga cakes din, ganyan, cupcakes, tsaka yung parang mga blueberry, cheesecake, in can. So, eto, pinadalahan nila tayo ng cupcakes, tsaka dalawang cake in can. So, ayan, meron silang letter for me. And then, eto yung kanilang cupcake, guys. Ang ganda ng packaging ng cupcake nila, ha? Ayan. Tapos, mamaya ako ilalabas. Sige, labas ko na, guys. Tapad ko, eh, no? Yung suot ko guys, patulog to, pero ayan, inano ko na lang yung akong bahay. Kasi pero, ang cute. So, meron tayong dalawang ano dito, cake. Tayo, dalawa lang ko tayo. Dalawang cake in, ganito, in can. Pakita ko si Nitsura. So, buksan natin. So, syempre, nakasealed to. Ano ba? Tayo, pa-open naman tayo. Open muna natin sa tatay ko kasi naka-sealed silang dalawa. Isa pala choco caramel cake, tapos yung isa, ano siya, blueberry. So, buksan na natin yung cupcake. Pakita ko sa inyo pagkabukas ng cupcake. So, ito yung cupcake natin, guys. In fairness, ang ganda rin ng ribbon. Pero hindi ko siya ma-open. So, ayan. Kita niyo, di ba? Tinulungan pa ako ng tatay ko. So, ito yung, ano, guys, cupcake nila. Pakita natin sa inyo. Hindi ko pa rin siya mabuksan. Bakit, besh? Ayun, ay, ano pala, tape. Epic fail, yung pagbubukas. So, ayun, ma-open ko na siguro. Ay, hindi, may tape pa rin. Teka, lahat pala ng side may tape. Hindi, okay na po. Natanggal ko na po. So, ayan guys, yung mga cupcake ng Sugar Bloom. So, meron tayong iba't ibang flavors dito. Meron silang guide, guys, kung yung mga flavors ng cupcake. We have, ito natikman ko yung icing kanina, rum truffle cocoa dust cupcake. Then, we have creamy cheese cupcake. Tapos, ito naman, classic red velvet cupcake. Then, we have rum, ano pala to? Choco hazelnut cupcake. Tapos, meron din tayong dalawang cake in can. We have the choco caramel cake. Ayan. Tapos, ito naman yung blueberry, no bake blueberry cheesecake. So, nagkukurap-kurap na guys yung camera ko, kaya tikman na natin. So, ang titikman ko sa cupcake ay itong choco. Food panda tayo. Pakuha na lang tayo ng 160 pesos. Sa wallet ko po. Ayan yung itsura niya, guys. Oh my God. Hala? Ang sarap. 160? Apo. Ang sarap nito, guys. Ang dami lang nyo sa kamay. Hindi ako may ito sa cupcake, pero ang sarap yung flavor ng truffle cupcake nila. Sobrang sarap. Ang gusto ng kamay. Hala, sobrang sarap nun, guys. Ngayon naman, tikman natin tong cheese. Lahat kakagatan ko, guys. Yung truffle kanina, malambot yung mamon niya. Ito medyo solid yung pinakalaman. And sobrang creamy cheesy nga talaga siya. Yung sa pure cheesecake, maramdaman mo may gatas.
Sarap. Red velvet. Ang sarap noon. Ang sarap ng ice cream sa ibabaw. Yung ice cream sa ibabaw, hindi siya sobrang tamis. So, nagko-compliment sila ng gusto ng red velvet na cupcake. Tsaka yung pagka-red velvet niya, ang sarap ng lasa. The best. Last is, parang may gusto nang tumikim dito sa tabi ko. Tingnan mo to. Itong ano natin, Choco Hazelnut. Sayang wala si Jowa. Titira na lang natin siya. Ang sarap. Ba't kami hindi kami marunong gumawa kasi ng icing? Paano kaya gumawa ng gatong icing, no? Sarap. Wala. Heaven yung dalawang chocolate flavor nila. Promise. Sobrang sarap. Tikman na natin tong choco caramel. Ayan. Guys, hindi na kami serving spoon kasi kami lang din kakain dito sa bahay. Sanay kami nagkanan dito sa bahay. Siyempre, wala naman kami bisita. Pag may bisita kami, siyempre, nagka-serving spoon kami. Ay! Guys, pagpasok ko ng kutsarita ko, para siyang may malutong na chocolate sa loob. Ala! Ang ganda! Kita niyo, para siyang merong ano, syrup. Anong ba yun? Parang icing na. Karanya. Ang sarap. Kuha tayo ng iba para doon sa blueberry. Parang hindi malaga ng chocolate yung blueberry. Ito gusto ni Joa, blueberry. Ako naman ito, ayoko yung blueberry sa ibabaw. Tinatanggal ko talaga yun. Asim. Pero ang sarap ng ano ah. Siyempre yung blueberry sa ibabaw, given nila sa blueberry talaga. Pero yung cheesecake na sa ilalim, ang sarap ng lasa. Grabe guys, kung naghahanap kayo ng cupcakes at mga cakes na legit na masarap, promise, sobrang sarap ng cupcake. For me, sobrang the best yung cupcake nila. Ang sasarap ng flavor. Sobrang moist yung tinapay. Tapos hindi na sila oversweet kaya sobrang sarap. Try nyo si Sugar Bloom. Ilalagay ko sa description box down below yung link nila. Okay? Guys, pagkatapos kong mag-vlog, yan ang ginagawa nila. Atak! Ayan pa isang umatak! Tinan nyo, nawala agad yung iba. Ayan, si nanay kakain din siya ng cupcake. Thank you so much, Sugar Bloom. Sobrang mararecommend ko guys. Sobrang sarap talaga niya. Hi guys! Ito yung continuation ng vlog natin kahapon na nakita nyo na tumikim tayo ng cupcakes and cakes ni... Ano ginagawa mo, Jowa? Ano yung gimbal? Na ni Sugar Bloom. Si nanay ko, syempre, hindi papatalo. Gumawa siya ng dessert and gumawa siya ng chocolate. Anong flavor niya? Anong flavor? Ano ang flavor ng panakotan? So, ayun pala ang tawag sa kanya, guys. Jelly Choco Flan. Kasi ano yun, yung timpla ng chocolate, ano siya, meron siyang, kung paano namin ginagawa yung recipe namin ng leche flan, tapos, niligyan siya ng chocolate, tapos sa ibabaw, niligyan siya ng gelatin pa, na plain. So, ito yung itsura niya, guys. Pakit ako sa inyong rice namin, na puro bazoors. Ayan. So, ito yung mga ginawa ni nanay, oh. Meron siyang in cup, diba? Iba-iba yung version. Meron tayong in Tupperware. Ayan, so tatlo yung ganito natin. So medyo marami-lami palang nagawa ang nanay. So ito, itaog natin to. Pero hindi pa siya ganun kalamig kasi kanina umaga lang na to ginawa. So ito, gyoza sauce na ginawa ko. Bosay ng light. So ito na guys yung ating jelly choco flan. Jelly choco flan, tama. So ginawa lang to ng nanay. Dapat itataog namin dito, kaso guys, hindi pa siya ganun kalamig ya. Ayaw na pang malaglag. So, kuha na lang tayo. Then, tikman natin. Wow! Sarap! Let's try. Nanonood yung nanay ko sa gilid. Natataw ko siya. Ano kaya masasabi ko? Gold!
GTR. Ay! Hindi. Tingnan natin. Masarap. Promise, masarap. Sobrang sarap. Tingnan mo jawa. Dito, kapal tayo na pwesto. Ito din ako. Siyempre. Sama mo yung gelatin sa ibabaw. Dapat ba magkasama yun? Yes. Sarap na. Sarap na eh. Promise, masarap talaga. Dapat ito medyo ano pa, malamig. Malamig pa. Kulong pa sa lamig. Lamig. Mm-hmm. Sarap. Thank you, mother. Love you. I love you. Lagi mo kami ginagawa ng dessert at drinks. Ngayon, mag-take to na agad si Jowa. Ha? Kaya ganyan. Hindi naman, pero masarap na eh. Lasan na asa yung chocolate. Parang chocolate na leche lang. Tapos may gelatin sa iba pa. Ganyan yung lasan. Ano ba ito? Dark chocolate yung ginamit? Oo, yung chocolate yung ginamit niya. Yun yung pinapaalam niya kanina umaga. Pengi ako ng chocolate. Ako lang sa hindi, masarap. Kulang pa sa chocolate. Hindi, tama lang. Okay na na. Masyadong magiging matamis pag malalagdagan pa. Balance lang yun niya. So, ayan guys. Ituloy na natin ang vlog. Ngayon, i-unbox ko lang. Unbox eh, no? Yung mga package. Actually, dito package. Lahat to order namin dito sa bahay. So, first, itong order muna ni Jowa. Tingnan mo si Jowa. Pag ginamit niya talaga yung gamit ko, hindi niya nililigpit. Yung headset ko, hindi niya nililigpit. Tapos, alam niyo ba yung tablet ko? Yung case ng tablet ko, dinumihan niya, tinalsikan niya ng toyo. Di ba kulay pink? Tinalsikan niya ng toyo. Pag yung gamit niya, pinapakailaman ko, nagagalit siya. Pero pag yung sa akin, dinudumihan niya. Defensive siya. Di kaya? Sarap din ba yun? So, unahin muna natin tong kay Jowa. Sa ating mousepad niya na, kitanin siya ng tatay ko. Laki na parang bola. Yung sino to? Si Chopper. Ayan, favorite naman si Chopper naman kasi. Tapos, umorder siya ng, ano akala to? Akala ko talaga lalagyan to ng ano, basong malamig. Ano tawag dito? Ring? Step up ring. Step up ring. Dito ka kaya, umusog ka dito para kita ka. Dali, hindi namin lang. Naririnig niyo sa jawa. Hindi ba nga hangin? Sa'yo mo medyo itapat. Ito yung bulaklak. Ano ba yan? So, step up ring dalawa. Mura lang to, 220 itong dalawa plus shipping. Tapos ito naman, di ba naalala niyo itong gamit kong camera sa last vlog ko ay naglagay tayo ng filter. So guys, yung mga ano pala dito ha, nasanitize na namin ito ni Jowa. Ito, nandito ba yun? So, bumili siya na yun yung alcohol ko, diba? Siyempre guys, sa ibang vlog, hindi na namin napapakita yung pagsasanitize namin ng gamit. Lalo, hindi naman na yun na ipapakita lahat yun. So, ayan. Ito ay, pero alam pong concern lang kayo sa amin. Kaya thank you so much and I love you guys. Ayan, so ito yung... Ayan, ito yung dalawang filter natin for my M50. Tawag dito, para saan ba to? Dalawa kasi M50 ko, guys. Para sa mga bagong viewers natin. I have 3 cameras. I have 1 Lumix na Panasonic Lumix GF10 na pink. Tapos I have my 2 M50. Ito yung, dati kasi M3 gamit ko. Binenta ko yung M3 ko. Nagpalit ako ng Lumix. Dahil pink siya. Yun lang talaga yung reason guys, dahil pink, alam ni Jowa yan. Mas maganda yung, hindi actually mas maganda yung color registration ng Lumix kesa sa M3 ko. Pero pare silang shaky. So ayan, ito yung M50 ko na mas luma, pero bago rin to parehas. So ito yung naman yung M50 ko na, parang may tuwing ako doon. Ito naman yung M50 ko na bago-bago. Binili lang naman to nung December sa Macau, dahil diba kung naalala nyo, itong Panasonic na gamit ko, nabagsak ko siya sa Macau. Pero ang nasira lang lens. Pero ngayon, napalitan ko yung lens niya. Kaya okay. Pero na kung mapapansin nyo, magkaiba sila ng itsura. Yung si Jowa, oh. Kasi iba yung lens na nakalagay dito. Prime lens. Tapos may adapter din akong nakalagay. Kaya ang bulky niya tsaka ang bigat niya. Ito kasing isang camera binili namin for photography. Halimbawa, nasa ibang bansa kami tapos or kahit nandito lang naman, pang picture-picture. Pero reserve camera, pag nagka-travel kami, we make sure na 3 camera lagi yung bit-bit namin. Kasi in case talaga na mabagsak may isang camera or at least 2, mabagsak man siya,
may reserva ka. Kasi syempre yung work ko eh, mag-vlog. Kaya kailangan talaga, laging sigurado. Kaya it's either 2 or 3 camera. So ngayon, 3 camera ngayon yung lagi namin yung bit-bit. Pero pag dito-dito lang, nag-SM lang kami. Ito lang Panasonic ang gamit ko. Pero pag travel talaga abroad, ano tayo, 3 cameras. Ano ba yung alcohol natin? So, ito yung dalawang filter. Pares ba sukat? Para dyan din. 49mm. So, 49mm na... UV lang yan, ha? I-ano mo muna, mamaya na. Itanggal, balatan mo muna yan. Unahin ko muna tong isa pa. So, ito, kapartner to nung Ugreen. Ah, meron na naman akong bago. Ayun ba yung talaga ni, ano, ni Super Deal. Eh, kay Super Deal yan eh. Nagbibigay sila ng ganito. Nagamit ko ni isang ganito na sa tablet ko yun. Isang ganyan. So, ngayon naman, umorder ako ng, ano tawag dito? Phone holder. Parehas. Phone holder, ayan. Kasi, pag minsan gamit ko yung ring light or nagla-live ako, ito yung gamit ko. And ito yung magandang klase kasi guys, ano siya? Sige, sample mo. Ah, ba't binibigay mo sa akin yan? Dito. Sa shoe. Ah, yun. Meron siyang hot shoe sa ilalim. So, pwede siyang, alam mo, pag meron kasing mga brands na nag-require ng dalawang video para backup. So, lagay mo dyan. Haba, Zoom meeting, tapos kailangan mo i-record yung Zoom meeting nyo. So, ang gagawin mo, ito yung backup mo na video na isi-send sa kanila. Tapos, dito naman nakalagay yung cellphone mo. So, para siyang nakaganyan. So, same view yung ano mo. Same view yung makukuha mong video. Same angle, same, ano, same ng laki. Basta yun na yun, basta gigets nyo naman ako. Tsaka maganda kasi dito sa nabili natin na ando, Ulansi pala to, na rotate siya, kaso hindi ko pa siya alam i-operate. So, how to operate? So, ito yung bend. Ah, ito. Paano siya i-bend? Hindi ko mag-gets. Sige, di ba? Hindi na alam niyo kung paano pa. Ito. Release pala ito. Release. So, patingin. Ito guys, pang adjust siya. Release. Ayan. Parang kung yung cellphone mo, ganyan kalaki. Kasya ba tablet dito? Hindi kasya tablet. Ito, basta ito guys, nakikita niyan. Ito, naiikot tong pa ganun. So, pwede yung cellphone mo, portrait, so, pwede rin landscape. Yun. Ayun pala. Bago kasi, kaya matigas. So, ayan, nagaganyan siya. Tapos pwede rin siyang ganyan. So, it's either landscape or portrait. Pwedeng-pwede siya kaya okay. Tapos maganda pa sa kanya, bendable siya. Pwede naka-tilt yung cellphone mo. Good deal yan. Tapos ito naman yung isa. Ano naman to? Andover. Ito sa'yo. Ito yung kay Jowa. Yung sa'yo yung mamahalin eh. Ayan. Sa akin daw yung maganda. Pero kahit ano naman mapunta sa akin, doon anong problema. Next package is this. Alam ko na to, sa nanay ko to. Panty ito. Ayun, 664. Ang ganda ng quality nito. Kasi gusto namin dito sa bahay pag matutulog, high leg. Kaya gets nyo ba yung high leg na panty? Yung hindi masyadong naiipit yung mga singit-singit niya. Tapos high waist. Ako talaga guys, pag natutulog, malubog na panty ginagamit ko. Ayoko ng fitted na panty kasi parang feeling ko restricting siya. Ano to? Avon ata to. Or ano ba tatak? Bakit doon Avon ang tatak? Ah, Avon nga. Ayan, Avon nga. Ay, in fairness, ang gaganda ng... Mura siya guys kasi 550 pesos siya. Tapos 8 piraso na panty. Pwede na. Dapat sa Uniqlo kami bibili. Take to 224 isa. Kaso nga, medyo pricey siya. Kaya sa ko... Tingin kami sa ano, Lazada. Sakto may Avon. Hindi. Ah, sakto. Ganito gustong panty ng nanay ko. Ayan, ang ganda guys. Ang ganda rin ng tela kasi pure cotton siya. Hindi rin siya ganun kakapal, kaya fresco. Tsaka stretchy siya, maganda. XL to eh, ayan. Feeling ko kaso to kay nanay. So, ayan ang panty ng nanay. Dapat pala bumili rin ako ng akin kasi mura lang. So, yung mga gantong panty, yung pang ano, pang oldie style. Pang ring light lang to. Ah, Mr. Ambigat. Ito naman ay damit. Alam ko na to. Order ko to eh. 3 piraso dapat. Ah! 3 nga. Yan ah. Pero parang... Hindi siya ganun ka-sturdy. So, our next Lazada package ito. 3 dress. Pero, hindi ko siya papakita sa inyo guys kasi isasama ko to sa whole video ko. Okay?
Pangalo to, binili ko to kasi diba nag-live selling ako, nabenta ko yung mga winter clothes at autumn clothes ko. And in case na biglang magkaroon ng travel, magbukas na yung ano, wala akong damit. At least kahit paano, meron akong mahugot na ready na. Pero syempre, pag before mag-travel talaga guys, ako nag-order ako ng damit ko na gagamitin ko pag iba yung weather. Pero kailangan lagi tayo may ready ganyan para in case na hindi dumating agad yung order mo at aalis ka na, meron ka mabibigit. Or doon ka mag-shopping sa bansa na yun. Kasi ako doon ginagawa ko sa shopping ako. Okay lang naman kung naka-ano ka naman ah. Kumbaga naka-steady ka lang. Diba usually naka-sit-in naman yan ba ganyan? Ganda siya guys. Worth it. Nasa 400 ba yan? Hindi, 200. 200 pesos lang. So ayan guys, ang ating... meron pa kami sa inaantay na package. Yung may nagpadala sa atin ng gimbal. So Moza Mini MX. So inaantay lang namin. Diba din? So, tingnan nyo. After unboxing, grabe kalat. Meron siyang hot shoe. Ito kasi pwede mong i-ano sa ring light mo. Ah, tas ito pa pala guys, oh. May hot shoe. Diba? Yan, naka-hot shoe siya dito. Sige, lagay mo, jowa. Dali mo. Dahil hindi mo na malalagay yung mic mo. Hindi, pwede... laging pagpaharap niya kasi front cam ang ginagamit. Ah, front cam ba lagi pag ano? Front cam pag mga Zoom meeting. Ang maganda pa, kaya tingnan mo, paharap din yung hot shoe, oh. Tingnan nyo, may hot shoe pa siya sa ibabaw, which mean, pwede ka pang maglagay dito ng mic. Mic. Diba? Kung yung camera mo kailangan ng mic, makakapaglagay ka pa ng mic. So, kung, makakaset up ka ng ano. Kung hindi, ano, kung hindi mic, kung kulang ka ng ilaw. Yan. Maganda siya. Pero mas the best siya kung tatanggalin mo yung case mo. Para mas kapit na kapit. So, ayan lang guys ang ating haul for today. Ayan guys, umorder lang kami ng mag-float. Dahil sobrang init. Bako or area na daw. Parang alam ba nila kung ano? Sabi mo, promote mo ulit. So, ayan guys, ano, tawag dito, umorder, di ba? Nag, ha? Di ba guys, ano, hindi ko alam kung ano mauna kong i-upload ko. Ito bang vlog na to? O yung shawarma vlog? Pero yung shawarma talaga ni... What's, ano? Kalimutan ko yung pangalan. Teka lang. Anong pangalan nun? Saan daw siya? Ah, here it goes. Yung shawarma nila na sinabi ko sa mukbang video or thesis video na sobrang sarap. Umorder talaga kami guys. At ang binayaran ko ay... Actually, naghati kami ng seller dun sa shipping kasi nagpadala rin siya na sa kanyang product. Pero sa akin, man okay lang i-shoulder ko yung buong shipping kasi umorder talaga ako sa kanya. After kung matikman yung shawarma niya, and umorder ako ng dalawang olive chicken tsaka isang beef. Kasi sobrang nagustuhan talaga namin yung shawarma. And inaantay ko yung dumating para ipapartner ko dito sa Coflo. Sobrang gusto ko ng Coflo. Kasi hindi kami nakakain ng Coflo masyado. Hi! Parang geek tayo nandito nag... Ikakita, jowa. Ayan. So, umorder ulit kami, guys, kay Here It Goes ng shawarma. And dumating na siya. Ito, hinati na namin sa dalawa. Isang tasa, guys. So, sobrang laki ng shawarma niya. As in, sa amin naman. Kaso sa bahay, dito sa bahay, guys, ayaw nila ng flavor ng shawarma. Hindi ko alam kung bakit. Pero kami ni jowa, sobrang favorite namin yung shawarma. So, tas nagpadala din siya ng, sinabayan niya ako ng isang Korean food. We have beef, tapos potato balls, tapos kimchi, tapos kimchi fried rice. Tikman natin guys kung ano yung lasa ng food nila. So, I want to taste first the potato balls. Si Jowa nilalanta ka na agad yung ano. Ano kaya to? Misono or... Tsaka kung napunod nyo yung... May napantuti. Napanood niyo yung ano? Ay, tiktik-taktik. Kung napanood niyo yung tasters natin dito sa shawarma, binaon ko pa siya kinabukasan. Masarap pa rin siya. Dalagin lang sa rep, tapos init lang. Ayos na. Tika mo. Tap. Tap nga. Bito, no? So, plan kong pakain kay nanay yung beef kasi gusto niya itong gantong matamis na beef. Ibigyan ko si nanay kasi madami yung laman ng beef. Ang maanghang
guys, yung rice. Yung beef, hindi siya maanghang. Ito maanghang. Mmm, yum. What? I'll save this one for later. Kain mo ba? Sarap. Muna na lang. Shawarma talaga tayo muna. Mm. Tapos partneran mo ng ano, soft drinks. Ang laki yun. Tinan niyo guys. Kaya hindi mo siya pwedeng bitbitin. Kung gusto mo ng messy, bitbitin mo siya. Pero kung ayaw mong magdumi, tinidari mo na lang. Tapos saka mo siya kamayin. The best shawarma. Yung isang servings pang ano, dalawang tao. Sobra. Laki. Pero kung nag-diet ka, pwede ang shawarma sa diet mo kasi all meat lang siya. Wala kang masyadong carbs. Anipis lang mong pita, bread, ganyan. Kasi yung chicken pa na ginamit niya, white meat. So, less oil. Sarap ng timpla. Para siyang may pagka-curry. Ang-anghang. Masarap din yung may mga gulay. Ang worry ko lang doon, pag natira namin, tatso kasi in-order ko. Baka mapanis. Kasi sabi ko, all meat na lang lahat. Para kahit i-ref natin, sure ako na... No, all meat. Yung binaan ko. Well, chili niya, diba? Mm-hmm. Pwede pa, kanabukasan. Walang nabago sa lasa. Pero yung pati may gulay, uh-huh. Diba kinabukasan, nagbaon sa jowa? Yung isa naman, mas isang kinabukasan pa. Isang kumaga nakalipas pang isang araw bago namin kinain. Pero hindi pwede siya panis, guys. Pero ngayon, nanigurado lang ako, kaya ganun. Dalawin cook lang, Ken. Dalawin cook nga din, hindi pa isa. Kulay pa lang ng chicken, sobrang flavorful na. Sobrang marirecommend ko itong shawarma ng Here It Goes. Hindi ako nag-gastos ng chicken na malaki, kung hindi siya masarap. Sarap. Kaya swerte yung mga malalapit sa Manila area. Maganda na kay Here It Goes guys, lahat homemade nila. Mapapita bread, ganyan, timpla. Pati sauce, lahat. Sila mismo yung iba. Ay, nakakrabi sa warma. Ayan guys, dumating na inaantay-antay namin ni Jowa nung nakaraan pa. So, tinagpadala sa atin ng gimbal for... Hindi ko alam guys kung anong model yung pinadala nila sa akin. Basta alam ko, Moza yung pinadala nila sa akin. I'm not sure if mini or... what? So, i-check na lang natin, buksan natin. Pero, I'll be trying this on a separate vlog to review the pictures nitong gimbal nila. Thank you so much, Moza!